Magandang araw uli sa inyong lahat. So ngayon ay pagpapatuloy natin ang manual PCB designing. So noong karang video, tinapos natin itong design na ito sa malaking square. Ngayon ay ililipat na po natin ito doon sa ating actual na PCB. Ito na po yung ating actual PCB, 2 inches by 2 inches. No? So ito po ang ating gagamitin. So ang una na po natin gagawin ay itong PCB po na ito ay lalagyan natin ng masking tape. Na? Lalagyan muna natin ng masking tape. So ito po yung ating masking tape. So 2x2 ang ating 2 inches ang ating masking tape. So lalagyan po natin itong PCB na ito. Okay po. So pag nalagyan na natin ng masking tape ang PCB, ililipat na po natin itong design na to dito. Na, ilipat na po natin yung design na to dito. Okay po. So, syempre, unahin natin uli ang input and output. Pero pwede nyo na rin namang hindi sundin yung unahin yun. Basta mailipat nyo lang po itong design na to dito. Okay? So, ito po yung ating input. So, ayan po yung ating input. Tapos po, andito yung isang diode. Ito po yung diode. Na? So, titingnan natin yung actual size. So, ito po yung ating gagamitin natin diode. Ito po ay 5401. So, titingnan po natin ng space. So, kailangan po kasi may space po sa bawat isa. At saka yung pag bebend po natin at pagmamounting, kailangan po maganda yung pagkaka-align natin, no? Ng ating mounting. So, dito po natin siya ilagay, yung kabilang butas. So, ipantay lang po natin. And then, dito rin po yung isa. So, ayan. So, ito na po yung ating apat na diode. So, ayusin na po natin. I-connect na po natin sa isa't isa. So, ito po yung ating anode cathode. Nakakonekta sa input. Ito yung anode cathode. Nakakonekta sa isang input. And then, ito po ang ating cathode-cathode. No? Ito po yung ating cathode-cathode. So, connect lang po natin. So, ayan. And then, ito po yung ating anode-anode. So, yun. Connect na po. No? Tapos na po tayo dito. Dito, ito po yung diode. 1, 2, 3, 4. Okay, sunod naman po natin ipuwesto ang ating IC. So, dito po yung sa taas, no? So, pwede po natin dito ilagay. I-adjust natin ng konti. Pwede natin itapat dito sa diode, no? Kasi, magkakaroon lang tayo ng adjustment ng konti. Okay po. So, dito natin ilagay ang IC. 1, 2, 3. So, ito po yung actual na IC natin. So, ito po yung 7812. Kung mapapansin nyo po, sir, bakit naman ang lalayo ng butas ay masyadong madikit yung mga paa ng IC? Huwag po kayong maglala, meron naman po tayong tinatawag na bending, no? Ibe-bend lang po natin itong paa para po magkasya dyan sa spacing na yan. Ginagawa lang po natin itong malalayo para po sa mga linya, no? Sa linya. So, sa mounting naman po, ituturo ko naman po sa inyo kung paano siya i-bend ng maayos para magkasya sa butas na ito. Okay po? So, ito po yung input natin. Then, common. And then, output ng IC. Okay po. Next, dito natin ilagay yung capacitor na malaki. So, ito po ang capacitor natin na malaki. So, ang gagamitin po natin capacitor ay 25 volts, 1000 microfarad. So, ito po yung malaki nating capacitor na gagamitin. So, dito po siya nakalagay, no? Sunod naman po ang ating resistor. Dito po natin ilagay ang resistor. So, ayan po ang ating resistor. Okay, so ito po naman ang ating resistor. 1 kilo ohms po ang ating gagamitin. 1/2 watt. So, ito po yung gagamitin natin. No, medyo malapit po siya. So, ang gagawin po nating mounting dito is yung patayo po. No? Patayo ang mounting natin dito. And then, dito naman po ang ating LED. Yan, dito natin ilagay ang ating LED. So, ayan. So, ito po ang ating LED. Na? And then, yung pinakamaliit na capacitor, dito natin ilagay. Dahil nandito, dito natin ilalagay malapit sa output.
So ayan, yan na lang po. Okay. Burahin muna natin. Nabilugan ko kasi. So ayan, so dito natin lagay ang maliit na capacitor. So ayan. And then dito natin lagay ang ating output. Okay po. So ayan. So i-click na lang uli natin. So ito po ay ang ating cathode ay nakakonekta sa input, na sa input ng IC. At the same time nakakonekta rin po siya sa positive ng capacitor. So ito po yung ating positive ng capacitor. Yan. And then yung anode ay nakakonekta sa negative ng capacitor. At the same time nakakonekta rin sa common ng IC. So i-connect lang din natin sa common ng IC. So ayun. At the same time, nakakonekta din siya sa negative ng LED or sa cathode ng LED. So ayun. And then nakakonekta rin siya sa negative ng capacitor na maliit. Ito po. So ayun po. And then at the same time nakakonekta rin siya sa output, no? Output negative. So ayun. Sunod naman po, yung output natin ng IC ay nakakonekta sa resistor. So ito po yung resistor natin, nakakonekta sa resistor, ayun. At the same time, nakakonekta din po daw siya sa positive ng capacitor na maliit. And then, nakakonekta sa output positive. Tapos ito naman po yung kabila ng resistor at ito yung kabila ng or anode ng LED. So ayun. So na-connect na po natin sa isa't isa ngayon. Katulad din ng ginawa natin nung last video, kakapala naman po natin muna ang mga linya at yung bilog ay lalakihan natin. So yung mga bilog ay medyo lalakihan lang natin. Na kasi diyan tayo magbubutas. Na magbubutas at diyan tayo magma-mount, no, ng mga components. So ayan. Lalakihan lang po natin yung mga butas na 'yan. So ayan. Ayan. So lalakihan lang po natin yung mga butas na 'yan. Para pag binutasan natin at minount natin yung mga paa ay meron pa tayong space para sa paghihinang, na? Yan. Yun. So pag natapos sa panlakihan ng butas, kakapala naman natin ang linya. Kakapala naman natin ang linya. So parang ginawa lang din natin dati, no? Parang ginawa lang natin dati. So dito magkaduktong naman sila, pagduktungin na natin. Okay po. So ayan. Natapos na natin kapalan ang bawat linya, no? Ang susunod naman po natin gagawin ay tatanggalin naman po natin yung mga na wala sa design, no? Hindi natin kailangan. So ang ititira lang po natin dito ay itong mga design natin. Okay po. So mga tornilyo to, walang problema po diyan kasi kahit naman walang copper 'yon, pwede naman natin butasan para lagyan ng tornilyo. Okay? So gamit itong ating blade cutter, ingat lang po sa paggamit ng ating blade cutter, no? Ito ang gagamitin natin para tanggalin yung mga hindi kailangan, no, sa design. Okay po?
So tanggalin po natin. Ingat lang po sa pagka-cut. Thank you.
Okay po. So, ayan. So, nakat ko na po lahat, no? Yung nasa paligid natin ng design. So, ngayon, ang gagawin naman natin ngayon, tatanggalin na natin itong mga nandito. Ititira na lang natin yung design natin. Okay? Tatanggalin natin. Ingat-ingat lang po. Kasi baka po sumama, no? Sumama yung ating mismong design doon sa pagtatanggalin natin. So, dapat ingat-ingat lang po sa pagtatanggal. Ayan. No, ingat-ingat lang po sa pagtatanggal ng mga excess. Kasi po baka paghilan nyo ay sumama yung mismong design nyo, nakaw ba uulit po kayo pag gano'n na nangyari. Hindi nyo naman po pwedeng gamitin na ulit yung PCB na to kasi may mga cut na po siya. No? Kaya gagamit na naman kayo ng panibagong PCB. No? Dahan-dahan lang po. Ingat lang po sa pagtatanggal ho. Ingat lang po. So, ayan. Okay po. So, ayan. So, pwede naman natin i-cut ng ganito to, ng diretso, para maunti-unti natin yung cut natin dito. Kasi wag po kayo basta hila, no? Baka kasi sumama yung ating design. Sayang ang pinaghirapan nyo. Ito muna tayo. Okay po. So, ito na po yung ating PCB designing. So, manual PCB designing. So, ito na po ang ating finished product sa manual PCB designing natin. So, ang susunod na step naman po natin ay PCB etching. So, i-etch na natin. Ibig sabihin ng etching is the process of removing excess copper. So, itong mga excess copper na po na ito ay tatanggalin natin. Naha? So, yun po yung ating susunod. PCB etching. Okay po, kung may katanungan po, i-chat lang po sa ating comment box at ating sasagutin kung ang inyong mga katanungan. Okay po, so sa muli at sa susunod nating video, sana mapanoorin nyo ang ating PCB etching. Thank you sa pakikinig and God bless.